Magandang araw, narito ang magiging lagay na ating panahon ngayong gabi hanggang bukas at sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw sa may ilang piling syudad dito nga sa ating bansa. Sa ngayon ay may namumonitor tayong low pressure at kanina ngang alas 3 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 270 kilometers ang layo kanluran ng Kalayan, Cagayan. Bukod pa dyan, yung habagat or southwest monsoon nakakapekto pa rin dito nga sa nakararaming bahagi ng Luzon. Kaya't asahan ngayong gabi ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa buong northern Luzon area, yung Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley. Ganon din dito sa may bandang central Luzon, Metro Manila, dito sa buong Mimaropa at sa Calabar Zone area dahil nga sa pinagsama epekto ng low pressure at ng habagat. Sa natitirang bahagi naman ating bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban lang sa mga ilang pulupulong dagli ang pag-ulan na minsan may kasamang pagkidlat at pagkulog. Inaasahan pa rin ang epekto, pinagsama epekto ng low pressure at ng habagat dito nga sa nakararaming bahagi ng Luzon, maliban na lamang dito sa may bandang Bicol Region na inaasahan naman natin, bahagyang maulap hanggang sa maulap, mainit at medyo malinsangan pero may chance rin ng mga isolated rain showers na dulot ng mga localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. Mainit at malinsangan ang panahon naman sa nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao bukas, pero may chance rin ng mga isolated thunderstorm, no? Lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan natin dito sa buong Visayas at Mindanao, mag-monitor pa rin sa mga posibleng localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Division. So ngayon ay wala naman tayong nakataas na gale warning, subalit inaasahan na magiging katamtaman ang pag-alon ng northern at saka ng western seaboard ng Luzon. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, sa mga bahaging karagatan, inaasahan naman na magiging banay hanggang sa katamtaman ng pag-alon, maliban na lamang kung may mga offshore thunderstorm activity. So ibahing pag-iingat po sa mga kababayan nating papalaot, lalong-lalo na yung mga may maliit sa sakayang pandagat at sa mga mangingisda. Ang Global Spectral Model naman nagpapakita ng wind forecast, no, sa susunod na 2 hanggang 3 araw, ano ba mangyayari sa binabantayan nating low pressure, maliit ang chance ang maging bagyo. So bali patuloy tayong magmo-monitor at magbibigay ng update sa pamamagitan ng ating public weather forecast. Samantala dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, habagat or southwest monsoon pa rin inaasahang iiral, lalong-lalo na yung epekto dito sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. And so far, wala po tayong inaasahang bagyo na mabubo sa loob man or sa labas ng ating air responsibility sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Sa ating 3-day weather outlook sa ilang piling syudad dito sa ating bansa, maliban sa Baguio na inaasahan na maulap pa rin, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog, then gradually inaasahan na mag-improve ang weather sa susunod na 2 hanggang 3 araw sa nakararaming bahagi ng mga piling syudad, Metro Manila, Legazpi, Cebu at sa Davao, inaasahan natin na bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, medyo mainit at malinsangan, lalong-lalo na dito sa Visayas at Mindanao area, no, sa Cebu at sa Davao. At kung magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw, dulot po ng mga localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. At ang araw naman ay lulubog, may alas 6:19 at sisikat bukas ng alas 5:42 ng umaga. Karagdaga impormasyon online hinggil sa magiging lagay ng panahon ng iba't ibang bahagi ng ating bansa, 4-day weather outlook at maging sa lagay ng panahon ng makarating bansa dito sa Asia, mangyari lamang bisitahin naming website, bagong.pagasa.dst.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.